Ngayon naman mga ka-Gym Street Wellness ay i-demo ko naman sa inyo yung dagdagay. Yan, yung dagdagay na i-demo ko sa inyo ay ito po ay yung version ng Gym Street Wellness. Kasi sabi nga doon sa mga nabasa kong article ay walang documentation pagdating sa dagdagay. Kaya ang gagawin ko sa inyo yung version na ginawa ng Gym Street Wellness. Pero bigyan ko lang po kayo ng kaunting information patungkol dyan sa dagdagay na sinasabi ng libro para meron tayong reference mga ka-Gym Street. No? Ang sabi kasi dito sa libro na ito, the mountain types of Cordillera is one ethnic group that is very rich in tradition. This is where the famous dagdagay stick hilot came from. The young boys in the village stay in a big hut where the fathers and grandfathers of the village would go to have dagdagay after a day's work in the field. Obviously, the young boys do not have enough strength to apply ordinary hilot to the oldies. That's the reason why they devise sticks to help them. Ayan, kaya ang sabi sa libro ay doon pala ito nagsimula doon sa mountain tribes of Cordillera. Kaya yan po ang ating magiging reference sa pagpipicture ko po sa inyo ng dagdagay sa pagkakataong ito. Yung dagdagay kasi parang ito yung counterpart ng reflexology. Yan. Yung sa dagdagay nga lang natin dito, mga ka-Gym Street, ay gumagamit ng sabi doon sa mga article ay rattan stick o bamboo ang ginagamit. Pagdating naman sa reflex ay kumbaga yung fingers lang ang gagamitin. Kaya natandaan ko pa yung assessment ko ng hilot na tinanong ako ng assessor kung para saan ba yung paggamit ng stick. Ayan, simple lang naman po, kaya tayo gagamit ng stick. Kumbaga parang ito yung reinforcement natin sa mga daliri natin. Kasi pagka ang ginamit natin daliri natin, tapos yung sapong o yung talampakan pa ng ating client ay matigas, masyadong pressure yun sa mga daliri natin eh. Kaya gagamit tayo ng reinforcement sa pamamagitan ng stick, mga ka-Gym Street Wellness. At sabi pa rito sa isang libro, kung tutusin kahit ano naman pong tools pwede nating gamitin eh. Halimbawa kung personal mo lang, wala kang stick talaga, eh sabi nga dito sa libro eh, eh no? Kaya paki-focus natin para makita nila. Eh, no? Sabi nga dito sa librong ito, ayan oh, gumagamit nga ng sipit eh. Yan, para maipit yung, halimbawa, kamay yung example dito, yan, iniipit ng sipit, mga ka-Gym Street. O kaya naman ay sabi doon, the use of rubber bands and clothes pegs in zone therapy. Kaya pagdating sa zone therapy pala, ay pwedeng gamitin yung sipit saka rubber band para maipit. Yan, magkaroon ng pressure yung ating mga daliri. Kasi kama yung in-example dito eh. Pero yung ating ngayon, ang gagawin natin sa paa. Ayan. Tapos, sumbawa, suklay naman. O kung may suklay kayo sa bahay, marireflex na pala yung mga kamay natin pagka suklay. Kung ganito ang ating gagamitin, iipitin natin yung suklay. Kaya tatamaan na yung mga reflex points ng ating kamay. Ayan. Ganun din, kung sa paa naman, meron tayong reflex balls, pwede natin tapakan yun. Tatamaan na yung mga reflex points mga ka-Gym Street Wellness. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung ating mga gagamitin mga ka-Gym Street sa ating mga viewers, no? Yan, iba't ibang pwede natin gamitin. Ito, yan, pwede natin gamitin yan. Yan. Pwede natin gamitin. Tapos yung ating ito, yan, pwede din natin gamitin. Yan. Tapos yung itong chopstick. O yun, chopstick. Kahit ano naman po, kahit nga ballpen. Kung may ballpen ka, pwede mo nang tusukin. Pero siyempre, kung may client tayo, kung tayo po ay mag-serve sa ating client, ay siyempre dapat kasama yung presentation diyan, lalo na yung mga spa talaga na ano, magagandang spa. Siyempre, alangan naman ballpen yung gamitin nila doon sa paanong client nila. Kasi siyempre, meron silang mga customized na talagang pang-reflex, mga ka-Gym Street.
o pangdagdagay. Ako po ito, ginagamit ko yung chapstick. Yan. Pwedeng gamitin. Yan, para additional information nyo. Yan po yan, pwede yan eh. Oh, kung gusto nyo i-reflex yung paa, pwede natin gamitin yung chapstick. Kaka-gym strip. O, diba? Maipig sabihin, ay madadagdagay na natin siya. Pero mas prefer ko kasi gamitin itong drumstick eh. Kaya papakita po sa inyo kung paano pa gamitin ito bukod dun sa mga na-feature ko. Bakit ko mas gusto kong gamitin ito kaysa dun sa ibang mga pang-reflex. Yan, kaya madali lang i-produce po ito. Kung may kaunti kayong budget, magkakaroon na kayo ng drumstick, pwede nyo nang gamitin pang dagdagay. Ayan, yung gagamitin, yung gagawin nating dagdagay ngayon, mga ka-gymsy, tandaan nyo po, ito po ay yung version na ginawa ko. Version ng Gymstreet Wellness. Ayan, bali ano lang po tayo. Gagawin natin ay basic lang. Kaya yung basic na gagawin natin, kukuha tayo ng reference dito sa isang libro na ito. Merong tinatawag na zone therapy. Ayan, oh. Ayan. Ito yung zone therapy. Ayan, kung nakikita nyo yung daliri ng paa niya, you know, mayroon siyang number 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya, yan lang ang pinaka-guide natin. Yan ang ating magiging basic na guide. Kaya, halimbawa, susundin natin yan. Ito, mga ka-gymstreet. Ito, yung ating, meron pa akong isa dito na pang-reflex. Makikita natin yung points dito. Ayan. Ayan. Kaya kung nakita natin doon, yan o, bali yung limang daliri na yan, yan yung limang guhit. Yan, limang guhit. Kaya kung sa limang guhit, kung ano man yung tatamaan ng mga organ natin, man na marireflex, ayun po yan. Yan, lima. Kaya limang daliri, limang linya po yan. Kaya gagawin natin, dadaanan natin itong limang linya na ito. Ito, paano po yan? Yan. Yan, sa pamamagitan ng ating drumstick, ito po. Ayan, ipipress natin yung kanyang toe. Ayan, kaya kung ano man po yung tatamaan dito, mga tatamaan dyan. Ayan. Ayan, una pala yung brain. Dito pala yung brain natin. Ayan, basta kung ano po yung tatamaan dyan, basic lang po tayo. Ayan, basic. Basic lang po tayo. Yung pressure po, saka na natin yan yung pressure. Basta maipakita ko lang po sa inyo kung paano gamitin ang drumstick. Ito po yan, oh, limang linya po yan, di ba? Yung sa daliri natin. Oh, doon naman tayo sa isang daliri. Tapos balik po tayo dito. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga ka-Gymstreet Wellness. Yan, mas maganda po wala siyang langis para hindi siya madulas. Tayo. Bali, ang gagawin natin dyan, mga ka-gymstreet, tatlong beses po natin gagawin yan. Pag after nyan, baka gusto ko po, bakit po mas gusto kong gamitin itong drumstick? Kasi after po natin may-press yan, pwede din natin gamitin ito pang-press. Ayan po, diba? Baga marami siyang purpose. Kasi pagka daliri natin po ang gagamitin, medyo masakit eh. Yan, di ba? Pwede natin gamitin. O, kaya kung after nyo i-press, pwede natin siyang slide. O, pagkatapos po niyan, di ba? O, pwede natin siya dito i-press dito sa kanyang legs. Kaya hindi tayo masyadong, hindi masyadong magkakaroon ng pressure sa ating mga daliri. Kasi yung mga nagmamasahe po kasi dapat iniingatan natin yung ating kamay. And after nyan, pwede natin siyang
tapos nilagyan ng langis. Nilagyan natin ng langis mga ka-Jim Street ha. Nilagyan natin siya ng langis. O pwede natin siyang hagudin. Diba? Hagudin natin siya. Mahandahan lang. Basic lang po tayo. Ngayon po mga ka-gymset wellness, yung ating stick, yung ating drumstick, kaya mas prepare ito gamitin ng gymset wellness kasi marami siyang purpose. Kasi kung yung maipsi lang, kung ito ang gagamitin natin, hindi natin siya maihahagod eh. Ha? Yan, kung ito namang ito lang, pang halos pang press lang natin ito. Kung ito namang chopstick, medyo baka iba kung gagamit. Ito kasi medyo matibay-tibay siya, pwede pa rin natin ipanghagod. Kaya lang medyo maiiksi na yung ating hawak, lalo na kung yung legs ng ating client ay malaking build niya. O kumbaga, kapos ito. Yan, ayun. Kaya kung ito namang ating drumstick, ayan, matibay yung drumstick, pwede natin siyang ipampress. Pwede nating lakasan yung pressure kung gusto ng ating client. Kaya itong drumstick marami siyang purpose. Magagamit natin siya hindi lang sa pagpress ng ating sa talampakan ng ating client, paghagod sa binte, kahit sa likod pwede natin gawing ipanghagod ito tsaka ipampress sa likod. Yan. Kaya mas prepare ng Gymset Wellness na gamitin itong drumstick. Kaya sana po, sana i-demo ko ngayon ay nakadagdag ng knowledge ito sa mga practitioner at ganun din sa mga subscribers ng Gymset Wellness. Kaya huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung aking channel, Gymset Wellness pa. Ganun din, pakibisan niyo po ang aking Facebook page, Gymset Wellness pa. Kaya hanggang sa susunod na mga pagde-demo ko po ng mga pagdating sa pagmamasay at paghihilot ay lagi nyo pong abangan mga ka-gymstick. Hanggang dito po, magandang araw sa inyong lahat.